Sa probinsya ng Antique, nakatira ang napakagandang dilag na si Juana. Hindi niya tunay na pangalan. Anak siya ng ina sa asawang may lahing Portugues. Sobrang ganda ng dalaga at namana niya ang kanyang ganda sa gwapong ama, at halos lahat ng mga kalalakihan sa kanila ay humahanga sa kagandahang taglay ng dalaga. Lalo pat busilak rin ang kalooban nito at bukas palad sa lahat ng nakapaligid sa kanila. Ngunit mag-isa na lamang siyang namumuhay dahil matagal nang namatay ang kanyang ama dahil sa atake sa puso, at ang ina naman nabangga ng malaking truck. Mag-iisang taon pa lang ang nakaraan. Mabuti na lang at may naiwang pera ang kanyang ama sa bangko, kaya iyon ang bumubuhay sa kanya at nagpapaaral. Nakilala ni Juana ang napakamisteryosong si Damian. Napakagwapo nito, ngunit sobrang ilap sa mga tao. At tuwing lalabas ng bahay ay laging may suot na sombrero na halos nakatakip na sa mata nito. Magtatatlong linggo nang nakatira ang mga ito sa harap ng kanilang bahay. Ngunit hindi man lang nila nakakausap kahit magulang man lang ng mga ito. Nagtataka naman si Juana sa kanyang sarili, dahil batid niyang sa unang pagkakita pa lamang niya sa lalaking bagong lipat sa tapat ng kanilang bahay ay may lihim na siyang paghanga rito. Sa dami ng mga naggagupuhang lalaki sa kanilang lugar ay dito pa talaga sa estranghero lihim na tumitibok ang kanyang puso. Araw ng Lunes noon, papunta siya noon sa Batis dahil na-miss na niyang magtampisaw sa napakalinis na Batis sa kanilang lugar. Sa sobrang pagkaaliw niya sa napakalinaw na tubig ng Batis ay hindi na niya namalayan ang paris ng pantalon at puting t-shirt sa gilid ng Batis na nakasampa sa malaking bato. Nagulat na lamang siya nang biglang sumipot sa kanyang harapan ang bulto ng katawan ng binatang lihim niyang hinahangaan. Kapwa sila nagulat sa presensya ng bawat isa. Bakit ka narito? Sabay pang usal nilang dalawa. Abay, ito ang madalas na tinatambayan ko, lalo na kapag mainit ang panahon. Madalas ako rito, kaya hindi ka na magugulat pa kung nakita mo man ako rito. Paliwanag ni Juana sa binatang nakahubad sa kanyang harapan. Pinilit niyang kumalma kahit pa hindi siya komportable sa kanyang kaharap. Pasensya na, naglibot kasi ako kanina hanggang sa mapunta ako rito. Napakalinis ng Batis. Nakakainggan yung maligo. Paliwanag naman ng binata. Kaya nga madalas ako rito eh, sagot pa ni Juana. Teka lang, magbibihis lang ako. Alam ko kasing hindi ka komportable sa itsura ko. Mabilis na umahon ang binata sa Batis at isa-isang sinuot ang kanyang pantalon at damit. Tsaka lumusong ulit sa tubig, kaya unti-unting humarap si Juana sa kinaroroonan ng binata. Mabuti naman at naisipan mo rin gumala sa lugar natin. Lagi na lang kayong nasa loob ng inyong bahay. O nga pala, ako si Juana, yung kapitbahay nyo sa tapat. Pakilala ka agad ng dalaga. Yumuko ang binata at inabot ang kamay ng dalaga. Ako si Damian. Bakit pala umaalis ka ng bahay ng mag-isa? Hindi mo ba alam na napakadelikado sa isang kagaya mong maganda ang maglakad ng mag-isa? Lalo na sa liblib na lugar na ito. Paano kung isa pala akong masamang tao? Tanong pa nito na ikinangisi lang ng dalaga. Talaga? Nagagandahan ka sa akin? Huwag kang mag-alala.
Safe dito kapag araw. Pwera lang sa gabi dahil marami talagang pag-alagalang aswang sa paligid. Uwi ka ng dalaga kaya. Natahimik ang binata na tila ba naiilang sa sinabi ng dalaga. Bakit natahimik ka naman? Hindi ka ba naniniwala sa mga aswang? Tanong pa ulit ng dalaga habang nilalaro ang tubig sa kanyang mga palad. Hindi, bakit? Nakakakita ka na ba ng aswang? Tanong naman ulit ng binata na nagsimula ulit na lumangoy sa tubig. Wala pa naman, pero yung papa ko minsan nang nakipagbuno sa isa sa mga aswang. Mabuti na lang at naabutan ng kanyang kapatid, dahil kung hindi, siguradong karne na siya ng aswang. Dahil taga ibang bansa si papa, hindi siya naniniwala doon. Pero simula nung nakasagupa siya ng aswang ay doon na siya naniniwala. Salaysay ng dalaga. Hindi umimik ang binata kaya. Ipinagkibit balikat na lamang iyon ng dalaga. Pwede mo ba akong samahan lagi dito sa Batis Damian? Masarap kasing maligo ng may kasabay. Pakiusap ng dalaga. Hindi alam ng binata kung ano ang kanyang isasagot. Naisip niya ang bilin ng ina na huwag makipaglapit kahit kanino, lalo na sa babae. Sige na, please, Damian. Ngayong summer lang naman eh, matapos ang bakasyon, babalik na ako sa syudad para mag-aral. Pakiusapan ng dalaga. Sige ba kung iyan ang gusto mo? Basta, huwag lang malaman ng mama kasi ayaw niyang makipaglapit ako sa mga tao. Uwi ka ng binata. May kawirduhan iyon sa pandinig ni Joanna, pero hindi niya na lamang pinagtuunan ng pansin. At iniisip na baka natatakot ang ina nito na maagang magkanobya. Pero sobra pa yata sa kanyang ina ang kahigpitan nito, gayong siya nga ay babae. Malaki naman ang tiwala ng ina ni Joanna sa kanya. Kahit pa siguro ay nabubuhay pa ang kanyang ina ay malaki pa rin ang tiwala nito. Nag-aaral siya ng MASCOM at isang taon na lang ay magtatapos na siya. At ni minsan ay hindi niya sumubok na magkanobyo dahil iyon ang pangako niya sa sarili. Hinding-hindi siya makipagrelasyon hanggat hindi pa natapos ang kanyang pag-aaral. Grabe iyang nanay mo, kung ituring ka naman ay parang dalaga. Reklamo ni Joanna kaya. Parang nahiya pa si Damian sa sinabi ng huli. Siya nga pala, Damian, nag-aaral ka rin ba? Tanong ng dalaga muli at umupo na ito sa malaking bato na nasa gitna ng ilog. Sumundod naman sa kanyang binata at tumabi rin sa kanyang gilid. Tapos na akong mag-aral, Joanna. Nagmamanage na ako ng aming family business at nandito ako para magbakasyon. Paliwanag ng binata. Wow, bongga, ang yaman mo pala. Hindi naman, maliit na negosyo lang. Sagot ni Damian na kapwa sila nagulat ng biglang. Sumipot sa kanilang harapan ang ina ng binata. Damian, uwi. Hindi ko sinabing makipaglandian ka sa mga probinsyana ng lugar. Hindi ito ang misyon natin dito. Galit na wika ng ginang. Mabilis na tumayo ang binata at halatang takot ito sa ina. Pasensya na, Joanna, kailangan ko nang umalis. Paalam ng binata. Nahiwagaan ang dalaga sa inaasta ng mag-ina. Ngunit isinawalang bahala pa rin niya iyon. Nasasayangan lang siya at hindi pa niya nakakausap ng matagal ang binata na lihim niyang hinahangaan. Talagang napaka-formal nito at kakaiba ang kagapuhang taglay. At iyon ang kanyang pinapangarap maging katipan noon pa man. Subalit alangan namang siya ang manligaw sa lalaki. Kahit gaano pa siya ka-inlove sa lalaki ay
Hindi rin naman niya kayang ibaba ang kanyang pamantayan bilang isang probinsya ng babae. Laglag ang mga balikat ni Joanna habang papauwi ng kanilang bahay. Hindi siya mapalagay at para siyang nagayuma sa gwapong mukha ng binata at hanap-hanap niya ito. Maging ang boses nito kapag nagsasalita ay dinig pa rin niya sa kanyang isipan. Pagdating ni Joanna ng gate ay napasulyap siya sa kaharap na gate at kita niya kung paano tinitigan ng masama ng ina ni Damian. Huwag na huwag kang lumapit sa anak ko. Wika nito na halos nagbabaga na ang mga mata sa galit, sabay talikod at babagsak na sinara ang kanilang gate ng bahay. Nagtaka ang dalaga sa inasta ng ginang. Ganoon na ba talaga sila kamata pobre? Porkit nagmamayari sila ng kumpanya sa syudad. Parang piniga ang puso ng dalaga kung anong bait ng anak siya namang sama ng ugali ng ina. Nagbihis na lamang siya at nagbahinga. Kinagabihan, umupo siya sa veranda ng kanilang ikalawang palapag ng bahay. Nakatitig lang siya sa bahay sa tapat at hindi niya inasahan ang kanyang nakita. Isang nilalang ang lumipad mula sa loob. Hindi rin niya masasabing anghel iyon dahil lang maputi ang napakalaking tong mga pakpak. Dahil nasa madilim siyang parte ay hindi siya makikita ng nilalang na palinga-linga pa sa paligid. Hindi kaagad pumasok sa isipan ni Joanna na isa iyong aswang, kaya hindi siya nakaramdam ng takot at nanatiling nakaupo pa rin sa madilim na parte ng bahay na iyon. Nagmamasid pa rin sa posibleng gagawin ng nilalang dahil hindi pa rin ito lumalayo. Parang umaaligid lang sa katabing bahay rin ito at nang maalala ng dalaga na buntis iyon ay nagsimula na siyang magduda na aswang ang nilalang na kanyang nakita. Dito niya naisip na aswang ang mag-ina sa tapat ng bahay nila. Mabilis siyang pumasok ng kwarto at isinara ang pintuan. Kinabukasan, nagmatsyag si Joanna sa pangyayari sa paligid. Napag-alaman niyang dinukot ang buntis at hinila palabas ng bahay. Mabuti na lang at naabutan ng asawa, dahil kung hindi, paniguradong naging karne na ito ng aswang. Nanlumo ang dalaga sa nangyayari. Parang gusto niyang paniwalaan na nananaginip lamang siya. Ang taong lihim niyang hinahangaan ay aswang pala ang angkan. Nakita niyang umalis ang ginang at naiwang mag-isa ang anak nitong lalaki. Nagmasid siya kung ano ang gagawin ng anak. At nang makalayo na ang ginang ay nakita niyang lumabas ang anak nitong lalaki. Sinundan kaagad ng dalaga ang binata dahil gusto niya kaagad kumprontahin ang tungkol sa pagkatao nito. Patungo ito sa batis kung saan sila unang nagkakilala at hindi matao roon, kaya sumagi rin sa isip ng dalaga na baka sumpungin ito ng pagiging aswang at gagawin siyang karne. Tumigil siya bigla sa paghakbang ngunit nagulat na lamang siya nang biglang may magsalita sa kanyang likuran. Sinundan mo talaga ako, no? Tanong ng tinig na ikinagulat ng dalaga. Paanong nasa likuran na niya ito? Gayong nasa unahan niya ito, sinusundan niya at may kalayuan iyon mula sa kanya. Hindi na rin niya mahagilap sa harapan ang bulto ng lalaki na kanyang sinusundan. Nakaramdam ng takot si Joanna dahil sa kahiwagaan ng binata. Natakot yata kita. Wika pa nito na umikot pa sa harap ni Joanna. Tapatin mo nga ako, Damian. Lahi ba kayo ng mga aswang? Diretsong tanong ng dalaga na ikinagulat ng binata. Hindi nito inasahan ang tanong ng dalaga. Matatakot at mandiri ka ba sa akin kapag sabihin kong oo?
Hindi na nagulat ang dalaga sa sagot ng binata. Kumpirmasyon na lamang iyon dahil nauna na niyang nakita sa kanyang dalawang mga mata. Hindi na umimik pa si Joanna bagkos ay hinilanin nito ang kamay ng binata dahil malapit na sila sa batis kung saan sila unang nagkakilala. Huwag kang mag-alala, maaasahan mo ako sa mga sekreto. Umasa kang walang makakaalam sa sekreto ng pamilya mo. Wika ni Joanna nang nasa gitna na sila ng batis. Siya na lamang ang bumasag ng katahimikan dahil sobrang nakakabingi na ang kanilang paligid. Bakit ka ba nagtitiwala sa akin? Alam mo bang pwede kitang lunorin ngayon dito sa batis at gawing putahe? Seryosong wika ng binata. Dapat na ba akong kabahan, Damian? Bakit hindi ko mararamdaman ang takot sa iyo? Sagot ng dalaga sa binata. Umupo na naman silang muli na magkaharap sa malaking bato sa gitna ng batis. Ramdam ni Damian ang totoong saloobin ng dalaga at napahanga siya sa taglay nitong katapangan at prinsipyo. Salamat, Joanna. Alam mo bang buong buhay ko? Ngayon ko lang naibahagi ang tungkol sa katauhan ko at sa iyo pa lamang. Kaya sana mananatili kang tapat na kaibigan. Oo naman, Damian. Minsan lang ako nakikipag-close sa katulad mo kaya asahan mong tapat akong kaibigan sa iyo. Sagot ng dalaga na nakangiti rito. Naaliw na sila sa pagkukwentuhan. Hindi na nila namalayang tanghali na pala. At nagulat na lamang sila nang may biglang lumundag na isang nilalang na may malaking pakpak at nilambitin sa ere ang dalaga. Ma, bitawan mo si Joanna kung ayaw mong tayong dalawa ang maglalaban. Galit na utos ng binata sa kanyang ina. Pinagsabihan ko na ang babaeng ito na huwag lumapit sa iyo. Matigas pa rin ang ulo. Kita mo na. Natuto ko ng labanan ako dahil sa babaeng ito. Uwi ka ng inang nakalotang sa ere. Bit-bit ang dalagang namumutla na sa takot. Dahil kapag ibabagsak siya nito, paniguradong wasak ang kanyang bungo dahil sa nakasentro sila sa malaking bato. Ako ang gustong makipagkita sa kanya, ma. Dahil siya ang babaeng napili kong maging kasama habang buhay. Siya ang gusto kong maging asawa. Kaya ibalik mo siya rito sa akin kung ayaw mong habang buhay kitang kamuhumuhian. Nagulat ang inasalita niya ng anak. Pagkatapos ng ilang taong pagkulong niya kay Damian sa kanilang bahay sa syudad, wala naman siyang naging problema. Kung kailan dinala niya sa probinsya ang binatang anak para masigurong hindi makakahanap ng dalagang iibigin, ay tsaka pa ito nakahanap. Naintindihan mo ba ang sinasabi mo, Damian? Minsan ba sumaki rin sa isipan mo na kaya ako ginagawa ito ay para rin sa kaligtasan ng ating angkan? Tanong ng ina nito. Iba si Joanna, ma. Tanggap niya ako at ang buong pagkatao ko. Hindi siya nandidiri o natatakot lang sa akin. Bakit? Sinubukan mo na bang ipakita ang halimaw mong mukha sa kanya? Natigilan si Damian sa sinabi ng ina at tinignan ang babaeng nakalambitin sa ere. Damian, parang awa mo na. Natatakot na ako rito. Umiiyak na wika ni Joanna. Hindi na matiis pa ni Damian ang reaksyon ng dalaga. Namumutla na ito sa takot at marami na rin pawis at luha ang umaago sa mukha nito. Lumundag siya ng napakataas upang maabot ang dalaga. At sakto namang binitawan ng ina ni Damian, kaya sinalaw agad ito ng binata at tumama sila sa tubig. Yakap ito ni Damian kaya sabay silang umahon sa tubig pagkatapos bumagsak. Hinaklit ng binata ang dalaga upang maiupo sa malaking bato. At pagkuhay,
sumunod na rin ng upo. Napahilamos pa ito sa mukha dahil may mga naiiwang tubig sa kanyang mga pilik mata. Ayos ka lang, Joanna? Tanong ng binata sa dalaga at tanging pagtango lang ang tugon nito. Ganoon ka nag-alala sa babaeng iyan habang sa ating angkan wala kang pakialam. Sa akin na ina mo, matapos kitang protektahan ng maraming panahon, Damian, ito lang ang igaganti mo. Ma, wala akong ginagawang masama sa iyo. Maging si Joanna ay maayos kong tinanggap bilang kaibigan. Sana naman kahit ngayon lang, hayaan mo akong makisalamuha sa totoong mundo. Nakakapagod ng magtago, Ma. Pagsusumamo ng binata. Sobrang nagalit ang ina dahil hindi na nakikinig sa kanya si Damian. Dati naman ay napakamasunurin itong bata, ngunit dahil lang sa dalagang si Joanna ay kaya na siya nitong suwayin sa lahat ng kanyang gusto. Hindi, Damian, hindi ako papayag sa gusto mong mangyari. Kung hindi mo gustong layuan ng tahimik ang babaeng iyan, ako na lang ang papatay riyan. Nang wala ng dahilan pa ng ating mga bangayan. Litanya ng ginang at bago pa man nakapaghanda si Joanna ay nilundagan na siya nito at dinala sa ilalim ng tubig upang lunorin. At maging si Damian ay hindi nakapaghanda. Bitawan mo si Joanna, Ma. Oras na may masamang mangyari sa kanya. Dalawa tayo ang magiging mahigpit na magkalaban. Banta ng binata sa ina. Ngunit hindi man lang siya pinakinggan ng ina. At patuloy lang nito na nginudngod ang dalaga sa tubig. Na halos ilang sandali na lang ay mawawala na ito ng hininga. Tumawa lamang ang ina ni Damian na siyang ikinagigil ng binata. Nang makita niyang halos mangisay na ang dalaga ay mabilis niyang nilangoy ang kinaroroonan nito at tinablot mula sa kamay ng ina. Mabilis niyang sinampa sa gilid ng batis ang dalaga at wala nang malay ito ng kanyang iga sa damuhan. Joanna! Oh, Ma! Mapapatay kita! Wika nito at dalil-daling nagsagawa ng mouth-to-mouth resuscitation. Ilang beses pa niya iyong ginawa dahil hindi na gumagalaw at humihinga pa ang dalaga.